The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries. As the National Press Club enters its seventh decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag! Mabuhay ang National Press Club! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Oh, mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation, no? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang impormasyon. Maraming salamat. Ang mga nanunood ng Report to the Nation ay hindi bobo! At start na po tayo ng ating programang Meet the Press Report to the Nation
Media Forum ng National Press Club at ngayon po ay araw ng Hulyo 9, 2021 at ito pong muli si Paul Gutierrez, ang pangulo po ng National Press Club at ang katabi ko po rito, magandang lalaki ay si Joey NPC Binancio Director at Joey Binancio at publisher din po ng Police Files Tonight. At ngayong umaga po, samahan ninyo kami mga kapatid sa media, sa ating mga kababayan, sa ating diskusyon tungkol po sa mga kaganapan, particularly itong issue na naman ng mga bagong protocol po ng IATF na sa pananaw ng concerned doctors of the Philippines ay mukhang... Doctors and citizens po. Yes, concerned doctors and citizens of the Philippines, may mukhang may mga sablay dito. At kasama rin po natin ang magandang lalaking tagapagsalita ng Bureau of Customs, si Assistant Commissioner Jetta Marunilla. We would like to commend yung Bureau. Kahit may pandemya, yung pong assigned target nila, kalahati na po rito ay nakuha na po nila. And before we proceed, ay siyempre po, dapat po pasalamatan po na lang, muna ng National Press Club ang atin po mga partner stakeholders who have been with us all throughout kahit po may pandemya, ang atin po mga sponsors, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Smart Philippines, ang Strategic Information Service ng Department of Environment and Natural Resources sa ilalim po ni Yusek Benny Antiporda, at siyempre po ang MX3. At para po linawin na hindi pa po talaga patay ang pamamahayag sa Pilipinas kahit po may pandemya, lalo na po sa print media, ay narito po ang bagong edisyon ng Pahayagang Remate, Pinoy Expose at saka po ang Police Files Tonight. And sa atin po mga kapatid sa media, na kasama na natin dito at welcome sa ating mga kapatid sa Channel 2. At narito mismo si kasamang Meli Tenorio ay narito rin. At dito naman po sa National Press Club, ang ating pong kapatid na si Gina Mape ng DWW. And with that, I proceed na muna tayo. And yun, may naka-audio si Dr. Iggy Agbayani. Unahin na po natin si Dr. Iggy Agbayani, ang presidente. Is that correct, Doc? Ng CDC Philippines, Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Good morning, Doc Iggy. Good morning, Doc. Good morning sa inyo. At welcome again sa ating forum dito sa National Press Club. Meron daw parang nakikitang konting problema ang CDC dito sa mga bagong protocols ng IATF, Doc. Magulo eh. Ako, ano ba ang yung po ba tungkol sa mga sa airport ba o sa ano po ang protocol na naiisip niyo? Yung sa ano pa lang ngayon kasi mukhang dahil medyo dumadami na yung nabakunahan eh, mukhang Doc na niluluwagan na rin yung mga protocol ano, at paano ba ang yung pananaw? Yung ano, yung ini-exempt po yung mga nabakunahan na tama ba yung pong issue na yun? Opo, sa akin po ano yun eh, issue nga yun kasi para bang sinasabi na natin na sigurado na hindi ka mahahawa, sigurado na ikaw eh hindi may sakit dahil nabakunahan ka na. So ginagamit siya na parang passport o para bang ano, immunization card. Mm-hmm. Katandaan natin, hindi siya immunization card. It is a vaccination card. Mm-hmm. Bakit natin kailangan klaruhin yun? Dahil hindi ibig sabihin na nabakunahan ka na 100%. Pero, Doc, ang sinasabi naman kasi ni Secretary Duque dito, Director Joey at mga kababayan, kung magkasakit ka man daw ulit, kahit nabakunahan ka na, hindi na ito magiging severe. Di ba? Kumbaga, hindi na malala yung ano, kaya okay lang. Ano bang pananaw ng ating mga medical expert dito? Pag tumalab. Oo. Yung bakuna. Yan ang sinasabi ko, hindi lahat tatalab eh. Ah, ganun? Oo naman, kasi in fact, ang pinaka ano nila, sabi na nila, baka hindi ka ma-hospital in 99%. Pero siyempre, alam niyo naman, pag manufacturer number o kaya ano, mataas yung percentage, pero lumalabas po sa tunay na datos, baka hindi naman talaga 99%. Nandun po siya siguro sa mga 93%. At hindi lahat ng vaccine, ganun, meron rin vaccine daw na ang kanyang efficacy ay nasa 50%. So kung ikaw ay pumasok doon sa 50% na mag-work siya,
agree ako na hindi nga grabe yung sintomas, hindi ka makakalang ma-hospital, eh kung hindi ka 50%, nandun ka sa kabila. Mm-hmm. May issue. Mm-hmm. Kaya lang ina-assume na na okay, dahil nabakunahan ka na, sige na, lusob na. Ako naman, ang sinasabi ko, okay yun. Wala naman masama doon actually, sa totoo lang. Kaya lang may discrimination. Aha. Bakit naman natin i-discriminate yung nabakunahan doon sa, kunyari, for example, sino pa ba ang mga grupo ng Pilipino na mahirap magkasakit? Uh-huh. Eh, hindi pasok doon yung mga bata, pasok doon yung mga malulusog. Kung hindi mataba, ay ibig sabihin ng malusog, eh, yung young and healthy. Uh-huh. Walang diabetes, hindi obese, walang heart disease, at asymptomatic. Dapat, they fall into that same category. Mm-hmm. Na hindi na kailangan ng mga special testing dahil they are also low risk. Oh, yes. So, hindi ko po sinasabi na napakunahan, walang epek ha. Sinasabi ko na it does reduce yung risk. But it's 100%. Ang issue rito is nagiging discriminatory, ganun, ang posisyon ng gobyerno. Kagaya natin, mga batang ivermectin tayo, di hindi tayo pwedeng ano pala dito dahil wala pang bakuna, ganun. For example po, isa pang example ng discrimination. Kasi around, sa recorded po ng numbers ng ating DOH, around 1.5 million na ang nagka-COVID. Mm-hmm. Oh. Yes. Iba gumaling, yung iba may namatay na, di ba po, I think ang record natin is around 13,000 na ba namatay? Mm-hmm. So marami naman nabuhay. At yung nagka-COVID na 1.5 million na nabuhay, meron na pong antibodies yun. Mm-hmm. So in fact, I would even say na natural antibodies are considered just as good or even better than vaccination. Mm-hmm. Tama. So bakit yun, hindi natin mabigyan ng passport? Eh meron naman silang COVID positive test. Oh, yes. Yes. So, bakit yun eh, pinapayagan natin yung na-vaccinate lang? Ano ba yan? Incentive ba yan para magpa-vaccinate? Huwag natin gamitin yan as incentive. If we are to be, sabi ko nga, tapatan naman tayo, aminin na natin na ginagawa nyo siyang incentive. Ang tunay na tapatan dyan, kung talaga sinasabi nyo low risk, so isama natin yung mga nagkasakit, isama natin yung mga bata, isama natin yung mga young and healthy na walang mga diabetes, hindi obese, isama natin dyan. Para patas, hindi yung para bang ginagamit nyo as incentive. Mm-hmm. You can recommend vaccination. I've never said na huwag i-recommend. And sinasabi ko naman talaga na nag-work siya. But ang issue namin sa vaccine is yung safety. Yes. Oh. Hindi pa siya proven safe. Dahil if it's proven safe, hindi po siya dapat emergency use. Mm-hmm. It's an authorized drug. It's an authorized mechanism. Kasi proven safe na. Kaya naman sa FDA, kailangan may long history of safety, very efficacious, and then it will become an authorized drug. But because it is not, it is under EUA. Mm. Hindi pwedeng habla yung mga kumpanya na magkakos ng side effect. Alam rin natin nyo. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Doc. Iggy, we'll go back to you in a short while. Tanungin natin si Attorney Jet Marunilla. Una muna, Kuya, nga, in relation dito sa pinag-uusapang bakuna, kasi I remember the last time you were a guest here in our forum, nag-warning na kayo dito, di ba, na binabantayan nga natin, baka may mga mag-smuggle o may mag-proliferate na mga fake na ano, and you are working closely with other agencies para laban, para nga mapigil itong proliferation ng mga ganitong bagay. On the side of customs, kasi I don't believe na may nakakalusot na, personally, no, I don't believe dahil nakatutok naman ako sa activities ng customs. But officially, ano yung ginagawa ng Bureau to double check or verify itong mga ganitong rumors or information na may nakakalusot na mga smuggled na vaccine? Una-una, Kuya, no, nag-reach out kami sa IATF kasi I think yung spokesperson nila si Mr. Jun Padilla was the one who actually stated that it was smuggled. And nag-coordinate na rin kami kay Director Eric Destor ng National Bureau of Investigation, and they're looking into it also. And the Bureau would like to really get to the bottom of the information that was
given na smuggled to mga to. Kasi kung talaga namang smuggled, eh titingnan namin yung mga posibleng points of entry nitong mga to. Sa sobrang sensitive nito mga vaccines sa to, sa amin tingin namin ano lang eh, airports lang ang kailangan namin tingnan. Hindi basta-basta kasi, sabi ko nga noon eh, kung mag-smuggle ka ng, kung mamimigay ka ng vaccine na sabi natin peke, no? Mas madaling mag-produce na lang dito sa atin eh. Botelya lang yan, lagyan mo na laman, mag-print ka ng label, and then that's it. Ba't ka magdadaan pa dun sa prosesong mag-smuggle? Peke na nga, isa-smuggle mo pa. Eh, vaccines naman yan, which is easily pwede mo i-manufacture dito. But we're looking into details, no? We're not closing the door na may smuggling activity yan. Pero sa amin experience, highly unlikely. That's why we've requested the National Bureau of Investigation first to look into the authenticity of the supposed vaccines that were apprehended dun sa bodega. Now, it's found out na hindi authentic yan o fake yung vaccines na yan, then let's look into yung pwedeng local manufacturer niyan. Kapag naman authentic yan, ibig sabihin talagang vaccines talaga, ibig sabihin talagang imported yan. Titingnan namin sa end namin yung ano, yung angle ng smuggling, pero patingin din kami ng lot number. May lot number yan eh. Yes, yung yes. Mga vaccines na yan eh. And let's see, if those lot numbers eh, kasama dun sa lot numbers na process namin, then we might be looking into some other agencies here. If I'm not mistaken, meron kayong ginawang special ano rito, parang one-stop shop to process all these vaccines. And I believe more than 17 million na ba? 20 million yung na-process ng customs, di ba? Kulang 20 million na, kuya. Oh, yes, yes. Oh, so, despite that number, nakalista lahat ito, di ba? Yung lot tama, number na tama. Kasi even the, if I understand it correctly, kung hindi kompletong pinapalabas lang namin yan for purposes of trade facilitation. Saka syempre, napaka-sensitive kasi ng mga items na yan. Pero yung documentation yan, may mga iilan din naman na nahuhuli yung documentation. Kinukompleto muna yan. Kung matatandaan mo, may yung ibang vaccines, hindi muna maipamigay din ng DOH. Kasi nga, nahuli yung documentation ng ibang vaccines. And that's very important before you actually have those distributed. So, yung lot numbers yan, ilan ang quantity niyan na i-file sa amin, eh nandun lahat yan. And yung brand na lumabas sa amin, yung sinasabing brand na smuggled, I think, is a Chinese brand na Sinovac, no? Para nakita ko yung label ng sinasabi nila. And we'll also look into the, remember that a few weeks back, I think Sinovac is the only vaccine na mayroong private entity na nag-import. Although it's under an EUA by DOH of course, but then pero we're going to look into that also if there are handling issues, distribution issues that might have any lapses also. So ang suggestion namin dito with the National Bureau of Investigation and of course the IATF is to not look at the issue solely on a smuggling level. Kasi baka mamaya may ibang racket na nangyayari tapos ang lusot, smuggling, di ba? Yes. Yun ang problema namin doon. Okay naman kami kung talaga nakitang, kung napatunayan na may smuggling dyan, di madaling iimbestiga natin yung mga tao natin, titingnan natin yung loopholes na yun. Pero ang importante ngayon, doon sa circumstances na pinresenta sa amin, no, para mapigilan kagad natin yung mga ganyang sistema, tingnan natin lahat ng angulo na pwede. Oo. Thank you. At so yun. Kasi ang alam ko nga, ang Bureau, merong itong one-stop shop na ano, nakadokumento lahat yan doon. So yung cross-referencing, di ba? Kung may na-friend na smuggled ko, no, madodouble check yung nakagad doon sa database ninyo kung kasama ba to doon or hindi. Di ba, kuyang? Ganun ang mangyayari doon. And later on, it will be proven kung stop, ginawa ba dito yan, in-import ba yan, smuggled ba yan, or fake ba yan, or whatever. Yun ang ano ron. Maganda yung importante, yung data base ninyo, Attorney Jet, is there. Kompleto as reference, yan. No? Kompleto yan. At the same time, pag nakita natin yung feedback ng FDA dun sa testing nila, kung, halimbawa, kuya, maraming factors yan eh. Sabi natin, authentic, na-apektuhan mo yung efficacy. Kasi kung hindi na-apektuhan yung efficacy, that means mahirap i-smuggle yan kapag hindi apektado ang efficacy. Kasi kung palulusutin mo yan, ilalagay mo kung saan-saan yan na maaaring yung temperatura yes, maglaro yes. eh.
Diba? Yes. Oo. So, sabi nga namin, it's very difficult to smuggle those vaccines. Unang-una, dapat refer ban yan. Kung yan, di ba? Kung yan. Exactly. If you refer want ban. To maintain yung quality niya, kailangan refer ban yan. Totoo. Di ba? Hindi ka, hindi ordinaryong container kasi yung temperature, eh, magbabago, masisira yung bakuna. Tsaka may mga lead times yan, kuya, pag nililipat mo on a low temperature level. So, hindi po pwedeng basta-basta din. Okay. Thank you for that clarification, Attorney Jet. But and going dito sa ano sa performance ng bureau, kumusta ba yung ano, mukhang maganda lagi ang ngiti ng commissioner mo dahil maganda yung collection na performance ng ahensya. I believe yung target nyo 617 billion yung kalahati nun nakuha na, no? Oh, mga ano, 302 billion na yung nakukuha namin. Yun yung, okay. That's 49, mga 49 billion above nung target namin from January to ano to June. So, yung the rest nung bulk nung aming kukolektahin, July to December. Eh, mukha namang kakayanin. July to December. Mukhang kakayanin. Oo. Oo. Kaya nga, ay teka, basahin lang natin itong ilang mga comment dito sa ating ano. Tanong lang po sa BOC, si Rene Malibat, yung kasama natin sa DCRJ, wala naman siyang tanong. Tanong lang po sa BOC spokesperson Jet Marunilla, wala namang tinanong. Lasing pa yung tanong eh. Ha? Sa baba? Wala nga eh. Oh, anyway, mamaya ibabato natin kay Attorney Vincent Jet Marunilla yung question ni kapatid na Rene Malibat. At ito... Okay. So, Boss Joey, may dagdag na tanong ka ba sa ating mga panelists? Hindi, tanong kay Jet, yung, ano, yung mga nakukumpis ka na, ano, yung mga nire-read nila na warehouse, ano? Mm-hmm. Eh, bakit pa nakakarating pa ng warehouse? Di ba, doon pa na sa bakura ng customs, dapat nakukumpis ka na ito, yung mga smuggled na mga produkto, yung mga piki, di ba? Oh, magandang point yan, Manong Joey. Oh. Actually, yun yung second part nung yung proseso namin na siguro hindi masyado nababalita. Kapag na-raid namin yan sa warehouse at may nakita kaming dokumento kung saan lumabas yan, may corresponding na investigation yan dun sa puerto at dun sa mga tao nagpalusot. Nire-relieve yan. Automatically, nire-relieve ng Commissioner of Customs ko yan. Pending dun sa investigation sa kanila. Kasi pag umabot ng warehouse yan, madidistribute na, nakakalat na agad yan eh. Samantala kung hindi nakalabas ng customs yun, buo siya makukumpis ka eh. Tama, no? Tama. Yun yung ano doon, yun yung pangalawang aspeto doon. Ang goal niyang operation na yan, hindi manghuli na manghuli, kundi sana mahuli yung mga nagpapalusot, tapos eventually, matigil yung mga paghuhuli dyan sa labas para mahuli na dito sa loob. Attorney Jet, yung ano, yung mga winasak na mga mamahaling kotse, no? Yung mga luxury cars sa ano, buti walang naghabol ng mga ano ron, mga owner noon. Siniguro namin legally sealed 'yon, ano. Karamihan 'yan misdeclared ho eh. So pag misdeclared yung iba sinubukan ipasok ng right hand drive, outright ho 'yon, walang lusot 'yon. Ayun. Hindi mananalo sa kahit anong korte 'yon. Tapos sa pag-coordinate naman kami sa Department of Justice regarding dun sa evidentiary rule na kailangan nila. 'Yun yung ano noon. Kaya karamihan ho nang dinurog namin ano 'yon. Sa yung legal cases noon, sigurado kami na hindi mananalo yung mga importers. In fact, karamihan doon, sir, hindi na sumipot o hindi na napakita sa kaso yung mga importers. Ah, okay, ito pala yung tanong ni kapatid na Rene Maliwat kay Attorney Jet. Ano ang epekto ng pagbaba ng taripa sa kita ng gobyerno, particular na sa importasyon ng karneng baboy? Ilang bilyong piso ang nawalang kita ng gobyerno dahil sa pagbawas ng taripa ng imported na karne ng baboy? Sa may projection kaming ibinigay sa Senado during the investigation, Manong. No? But again, we've coordinated with DTI and the Department of Agriculture dito. Ang sinasabi kasi ng datos ng Department of Agriculture na pag binabaan mo yung taripa, although bababa yung collection namin, babawi naman ito sa volume. In-increase kasi nila yung access volume. So we're expecting na kung ano man yung binaba sa taripa, marirecover doon sa increase ng volume of importation. So kukunti lang naman yung na-project na revenue loss ng RCMG. Kayang i-cover ng iba naming mga items. I guess yung paliwanag ko kasi sa amin dito, ang greater good na iniiwasan dito yung magkaroon tayo ng ano, pagkukulang sa supply ng karne dito sa bansa natin.
Pero sabi sa ano, sabi kasi sa Ways and Means ni Congressman Joey Salceda, ang tinulungan lang daw dito mga mall. Kasi sila lang ang pwede magbenta nito mga imported na ano nito. Di ba? Anyway, balik tayo saglit kay Dr. Iggy. Dr. Iggy. Ah, nawala si Doc. Asan ba? Dito po. Ayun pala. Ayun. Doc Iggy, moving forward dito sa ano, you said na nagkaroon ng discrimination dito sa pananaw ng IT. Pero sabi nila ngayon, in fact, kanina kababasa ko lang sa news, yung updated news, parang una sabi ni Secretary Roque, Harry Roque, kailangan sumunod muna mga LGUs, di ba? Dito sa bagong regulasyon nila, sa intrazonal, across border travel. Pero ngayon, papayagan daw ang mga LGUs na kung mag-require pa ng ibang dokumento or test, ay pwede naman daw. Ano ba ang kwa natin dyan? Ay, hindi ba dapat ito, consistent ito all throughout? I think ito po sa pagkaalam ko po, ano, na lalo na nung nagkaroon nga ng issue kay Governor Gwen Garcia sa Cebu. Kasi nga po, mukha pong nag-expire na nga po yung sinasabi natin, parang emergency powers. Yun ang pinaglalaban ni Gwen Garcia. Sinasabi niya, bilang sa local government daw, meron silang mga karapatan na binigay po ng constitution natin sa local government na mag-impose ng sarili nilang, ano, basta nag-expire na yung emergency powers. Mm. So they may use the recommendation of the IATF and they may not. But I think the IATF is insisting na dapat masunod pa rin sila. Mm-hmm. So sa akin lang, kuminsan nga, kaya po maganda yung local government rule na yan. Marami kasi tayong regions, hindi pare-pareho yung risk. Oh, tama. May mga region na dadaan naman talaga ng mga sasakyan. Example, yes. Pampanga. Mm. Alam ka naman, bawat crossing mo sa Pampanga, may ibang rule. Tapos, tatoy ka Pangasinan, iba na naman rule. No? So, hindi naman pwede yun. So, tingin naman nila, depende talaga sa risk assessment ng local government. Ang tingin na nga nila sa Cebu, ang risk assessment nila, hindi ganun ka-dangerous. Dahil nga alam niya si Governor Gwen, nagbabasa talaga yan eh. So kinakontra niya kahit yung sinasabi expert ng IATF. Pero lumalabas nga naman na talaga naman meron siyang basis. Hindi naman talaga kailangan napaka-stricto. Katulad niyan, nasabi nila yung basta may vaccination card, pwede na tayong distrikto. Pero sinasabi ko nga sa inyo, dapat matagal na nga tayong distrikto dahil marami na nga po nagka-COVID. Marami namang hindi nagkasakit. So parang hindi naman, ginagamit na lang po yung pagka-stricto parang bargaining tool. Yes, lumalabas na ganun eh. Oo. Kaya alam niyo naman sa Pilipinas, basta mayroong barrier, basta may ikaw ipapahirapan, ikaw ika-quarantine, ay dyan nag-umpisa yung ano eh, yung abuse of power. Dyan nagkakaroon rin ng corruption. Kaya kung pwede nga, kung hindi kailangan, huwag naman natin pilitin. But of course, I understand the point of view ng IATF dahil yun ang kanilang sinasabi ng mga experts sa kanila. Doc Iggy, if I may, pasensya na if I cut you there. Sure. Ito mga concern ng CDC tsaka ng iba nating mga kababayan, have you brought this up to the attention, formally brought it this up to the attention of the IATF and the concerned authorities para mas mabilis yung action? O kailangan daanin ulit natin every Friday may forum tayo para makarating sa kanila itong itong mga concern ninyo? Apo, kung maalala nyo, mga one month ago na sa Kongreso nga po kami, pinag-usapan namin yung ivermectin. So kami po ay nabigyan ng inutusan, hindi naman sinuggest na makita raw kami ng Department of Health para magpulong-pulong. So nagkaroon naman po noon, mga 4 weeks ago, nag-Zoom meeting kami with Secretary Duque. At ang ano, kami po sa CDCPH, kasama po sila Mike Defensor, sila Congressman Marcoleta,
at iba-iba pa mga members sa CDCPs. Pero lumalabas, ano po eh, parang ano lang, ito po position namin, at sa kanya naman yun ang position niya. So para hindi talaga magkatugma, maganda po talaga yung transparent, yung kung pwede nga sa mga ganitong forum pag-usapan. Hindi yung ano ba, kami lang nag-uusap. Kasi parang siyempre parang walang mangyayari pag gano'n eh. Wala, gigitin doon kayong kanya, gigitin sa inyo, talagang hindi magkatugma yun. Oo, maraming hindi tugma. Pero naiintindihan ko, hindi naman kami parang namimilit din. Pero tignan natin kung anong tingin ng taong bayan. Pakita natin sa kanila na ito nga yung nakikita namin ebidensya. Yung ebidensya ginagamit nyo, iba, baka naman merong tinatawag natin, for example, conflict of interest. Mm-hmm. Yung parating pinapoint out na yung conflict of interest na apektuhan yung purchasing natin ng gamot. Pag-purchase natin ng, for example, yung remdesivir, na apektuhan niya. Bakit ayaw ng ivermectin? So yung mga ganyan, gusto namin ilabas. Baka may conflict of interest. Mm-hmm. So, eh hindi naman makikita yun kung kami lang ni ng DOH yes. Sa CDCPHB meeting. Mas maganda talaga yung mga forum na ganito. So you always push for open, transparent discussion of these issues. Ito, may question para sa iyo, Doc Iggy, from Meli Tenorio. For Dr. Iggy, how true yung lumilitaw na balita na may mga incident na hindi talaga nababakunahan mga tao? Nakaturok na ang needle sa braso, di naman pinupus para... nag-viral pa nga ito. Para pumasok yung gamot, pumasok sa tao. Hinuhugot karayom without expelling the content. Ilalagay sa isang box din, ito ibebenta. Ayun. Radyo Aguila. May nakita rin po akong video na inject pero hindi naman. Hindi pinasok. Hindi pinos. Oo, kumbaga ibinaon, hindi walang gamot na pumasok, walang pinutok. Alam nyo, kaya ganun, kasi gusto lang nila kumuha ng vaccine card. Ayun. Tandaan nyo ha, kailangan ng consent para may injectionan eh. Hindi ka naman pwede pipilitan injection kasi iwas ka. Ang reason lang nila ginagawa yun, ayaw nila magpi-inject pero gusto nila ng vaccine card. Mm-hmm. Yun naman ang ano mo, take mo. Pero hindi ba there is something wrong? Bakit naman pumayag yung doktor sa ganung, di ba? And naka-video pa siya. I mean, di ba may protocol yan, Doc, na pag nagpaturo ka, kailangan turukan ka. Eh, di pa nga po, privacy issues din yan eh. Dapat nga, hindi ka binibidyo habang tinutusok eh. Mm-hmm. Kasi meron naman din right to privacy. Kasi siyempre, hindi po ako sang-ayon doon yung nagpapa-injection tapos kukuha lang ng card. Mali nga naman po yun. Kaya lang, sa akin lang, tuloy na pepwersa yung ating mga mamamayan na gawin yun. Kasi karapatan naman talaga nila na huwag ma-injection. Karapatan po yan. Kailangan may consent. Pero hindi naman pwede na yung mga may card lang, sila lang po ang dali-dali mag-travel, yung ganun ba, wala mga restriction. In other words, certain rights ng mga natin na medyo natatanggal. Yung iba, hindi ka ma-injection, tanggal ka sa trabaho. O kaya hindi ka pwedeng i-hire pag hindi ka na-injection. So para mga ganun, dapat tutukan din ng gobyerno. Tunay po tayo. Kung tapat tayo sa aim ng vaccination, tapat na, lalo na ito yung emergency use, pakita natin na talagang ano siya, hindi yung ginagamit natin itong mga tao dyan eh, incentive na that borders on discrimination. Mm-hmm. Hindi tayo tapat eh. Ibig sabihin na ano eh, again, babalik tayo, baka may conflict of interest. Bakit natin ginagamit yun? Balik tayo. Tandaan nyo, $1 billion po ito. Mm-hmm. Sa customs, nagkakaproblema sila, sasabihin nila, pinapasok ito. Kasi po pinag-aagawan yung isang klaseng vaccine, kaya alam mukhang yung vaccine na yun, ang hirap naman yun dahil kailangan mababang temperatura yun eh. Yes, kaya tama po si Commissioner Jet, mahirap yata i-smuggle yun. Pero siguro i-smuggle pa yung vaccine card. Yan ang talagang tinakikita kong nag-i-smuggle kasi nga sa pilitan na pinipilit na ginagamit yung vaccination card. Employment for end discount. Mabigyan ka ng turon pag nag-injection ka. Wala kang swab. Sino pa naman gusto na sa swab?
eh 4,000 pesos, 3,000 pesos, tapos suripailan mo, hindi naman yata tama na yun. Yung dito sa ivermectin, paano na ba ang status pa lang ngayon ito, Doc? Di ba umukay na ang ano rito, ang FDA dito? Ano bang mga restriction, kumbaga, ang binigay ng FDA dito para magamit na itong ivermectin? Okay, maganda po yung ginawa na sinabi na ito po ay pwedeng i-prescribe off-label ng mga doktor. Basta okay, tama ang prescription, tama po yun. Pero para pang may kinabit pa eh, maraming kinabit. So yung sa statement po ng Department of Health ni Secretary Duque, unang-una sinabi niya na itong araw ay hindi ay unang ginamit sa hayop, na ito raw ay pag-unregister dapat hindi gamitin. Saka pa lang sasabihin na ito ay pwedeng gamitin pa off-label use by the doctors. So ang dami bang mga ano, samantalang ang problema nga natin ay maraming takot na doktor na i-prescribe dahil nga nagkaroon ng issue na naglabas ng statement ng PMA na ikaw ay maaaring tanggalan ng lisensya, ikaw ay pwedeng pa tala ng surat ng PRC dahil nag-prescribe ka ng unregistered ivermectin. So sinasabi namin, parang bang ayaw nyo pa rin ipamigay, ayaw nyo pa rin imalawakan kung pag-roll out ng ivermectin, eh ang dami na namang ebidensya. So naano lang kami na ang daming tao nagkakasakit na pwede naman sanang magamot lang ng outpatient, di naman kailangan parang pa-hospital. Eh ba't nahirap na hirap pa? Meron ba tayong conflict of interest? Yun ang aming parating tinatanong. Merong ano, could you repeat that, Doc? Meron ba tayong conflict of interest dyan? Bakit ba ayaw niyong magbigay yes ng gamot na may 50 plus studies na pwede siya makasalba ng buhay in favor of something else? Meron bang gamot dyan na maapektuhan ng ivermectin? So yun po tinatanong namin, eh sa akin po, sa aking paningin po bilang doktor, nakikita ko may conflict of interest dahil siyempre po may mga big pharma na involved sa it will be competed against by early treatment. Yan bang issue ng conflict of interest eh, somehow na itanong nyo mismo kay Secretary Duque nung nag-uusap kayo? Opo. Yan na nga. Actually, very candid naman si Secretary Duque. But siyempre, when you say very candid, inamin niya na may conflict of interest? O paano? Hindi. Inamin niya na it is happening worldwide. It is not something na hindi strange or rare. But of course, hindi naman niya aaminin na meron. Pero again, sinasabi nga namin na meron ganun. At kuminsan, nagugulat lang ako na parang hindi siya aware na may competing drug ang isang company sa ivermectin. So those things para medyo, you know, I cannot say naman what's in his mind. But we're trying to point that out. In other words, CDCPH is trying to ask the right questions. Yes. So. And it's making sure that the public is aware of it. Tandaan natin ang Merck, for example, ito medyo nagsababanggit ako ng pangalan ng isang kumpanya. Pasensya na, pero mukhang totoo naman na maglalabas sila ng gamot na for early treatment in December. Yun po yung Merck, maglalabas sila na early treatment na pareho po ng ivermectin. Pero mahal. Mahal siya. Hindi, tsaka yung Doc, yung early treatment eh, ano eh, Linwa for early treatment din to eh. Pero ibang label din ang ginawa ng FDA dito dahil mura din. Siya as a supplement eh. Yung nga eh, but anyway, yung iba pa natin mga kasama sa media, kung meron po kayong tanong sa ating mga panelists today, ating mga guests, si Dr. Iggy Agbayani ng CDC Philippines at saka po si Attorney Jet Marunilla, you just raise your hand o dito po sa ating chat box ay magpadala po kayo ng inyong mga question. Kapatid na Gina, meron ka bang question? May question? Gumagawa ka pa. Kay Doc Iggy, no? Doc, kung kayo ay part ng nung IATF, no? Ano bang protocol sa mga ibahagi mo sa taong bahay? Kasi ito sa nangyayari ngayon, pabago-bago itong protocol ng IATF eh. Mag-aano sa ngayon kung umaga, kinahaponan, iba na naman. Ang gulo eh. Kung kami po, kung ako po ay mo po kasama IATF, abuti kami ng 3 araw. Sa pabaguhin ko.
24 hours sa tatlong araw, ha. Una-una, marami po tayong wasteful activities. At tingin ko yung contact tracing, wasteful po yan. Yung papasok ka ng isang bookstore, magpipill up ka ng papeles, tapos contact tracing daw. Pero, Diyos ko po, sa daming papel, sa daming mga app na ginasus natin, halos di naman nagagamit ng contact tracing. Ito naman, yung mga positive naman, sana po pinapromote ang vitamin D. Yung pong pagtanggal ng mga sakit na diabetes, parang hindi po yan na nababanggit halos sa matalang napakaganda ng mga gamot. Libre pa. Sinasabi ko nga, pag libre, parang ayaw ng IATF eh. Bakit ganun? Pag mura, ayaw eh. Diba? Gusto rin naharap kami ko. Diba? Parang ba yan? Libre na nga, ayaw pa. Ano ba naman yung maarawan ka? Ano ba naman yun? No? So, yan. For example, yung paglunas po ng obesity, paglunas po ng diabetes, marami na pong Pilipino. I think last data po natin is more than 10% of Filipinos are diabetic. Oo nga. Pero alam nyo, kung titignan nyo yung mga namamatay sa COVID, karamihan diabetic, karamihan obese. May sakit talaga. So, hindi ba po na napaka-common sense na kung ayusin natin yung diabetes, eh, lahat ng ginagawa nyo sa IATF, lahat ng billion na ginagastos natin sa vaccine, ang laking tipid na natin. Magkalat ka lang ng 5 billion to cure diabetes, you already made more make up for the 70 billion that we will spend for vaccine. Yan ang aking mga issues sa kanila. So, barriers. Barriers are affecting our economy. Kung ikaw ay ayaw magpapasok ng mga tourist dahil napaka-stricto, eh wala naman sakit. Di ba po, bawal pag symptomatic. Tandaan nyo, nung nagka-SARS sa Asia, anong rule natin? Pagpupunta ang isang galing China o galing Hong Kong pupunta sa Pilipinas, anong rule natin? Kailangan nakatest? Hindi po ah. Tandaan nyo, rule natin, meron lang scanner. Pag wala lang lagnat, pwede papasukin ng Pilipinas. Bakit hindi natin pwede gawin yun sa COVID too? Samantalang ang SARS nga, mas malala. Kasi asymptomatics, hardly spread the disease or very rare. So yung mga ganyang scientific issues dapat inidiscuss namin. Meron pa isa, RT-PCR. Ngayon po, alam niyo, matagal na namin pinapansin yan na napakataas ng cycle threshold ng RT-PCR. Wala kang sakit, hindi ka nakakahawa, pwede ka mag-positive. Tawag dyan yung false positive. Kasi napakataas ng cycle threshold. Tandaan nyo, RT, ibig sabihin niya, minumultiply ng almost 1 billion times. Kahit na isang speck ng virus, magpa-positive ka. Tandaan nyo, meron nga pong ginawang test natin na, ano ba yun? Milun ba yun? Nagkaroon yata ng positive sa RT-PCR. Igano mo lang sa hangin yung swab eh. Magpa-positive. Sobrang taas. So, ngayon po ina-adjust nila. Sa US po, ina-adjust nila. Ginagawa nila nilang less than 35. Sa Pilipinas, hindi pa. Nasa 35 to 45 pa rin. So, tuloy over-testing tayo. So, quarantine ka. Sabi mo, galing ka sa abroad, na-test ka na doon. Negative ka. Pagdating mo, dito test. Positive. Oo nga. So ano yan, dalawang linggo ka sa ano, wala ka naman sakit. Actually, Doc, kawawa yung mga OFW. OFW. Yung mga isa, dalawang linggo lang ang ano, isang buwan lang. And then, dalawang buwan na silang nakatenga. Dalawang linggo ang nakatenga. Human rights issue. Human rights issue. It's a economic issue. Ah, alam niyo, may mga pasyente ako dito, mga kasiman ko nagpupunta sa akin pag may sakit, ano? Sabi, para ba silang na-traumatize? Dalawang linggo ka sa ano, hotel. Hindi ka pwedeng dalawin. May isa pa karon eh. Ano, si, ayaw pa siyang palabasin. Dalawang linggo na siya. Magbabayad daw muna siya para palabasin siya. Sabi ko, ginagawa rin racket. Ginagawa atang racket. Ginagawa negosyo. Yung quarantine. Pero anyway, balik tayo sa, yun nga, marami pong scientific, non-scientific basis ang ginagawa ng IATF. At hindi sila masisi ha. Marami po akong kaibigan sa IATF, lalo na si Dr. Ted Hermosa, kaibigan ko yan. Pero tinanong ko nga siya, ang polisiya po ay galing sa Department of Health, galing sa advice nila. Yun ang gusto namin dalhin sa mga forum na ganito. Kausapin namin yung mga expert nila. At sige, magdebate tayo, open, transparent, sina-challenge ko sila. Kayo po, i-host nyo. Tawagin nyo po yung mga expert nila na ayaw nila ipangalan para ba nagtatago eh. Kasi sila talaga nagdidikta nito ha.
Yes, tayo yes, po ang ating economy, ang GDP natin, grabe na po, one of the worst performing economies in the world, hindi lang Asia. Kulilat na nga eh. At who are these advisors making this problem so grave? You should know their names. Kasi sila nag-advise. Don't blame IATF. Sunod-sunod lang IATF. Mm-hmm. Eh matakin mo Doc, fully vaccinated ka na, kailangan mo mag-swab test ka pa, tapos i-quarantine ka pa. Oh, ciao. Kawawa, oh. Anyway, punta tayo kayo, no, kaya saglit lang ha, Doc Iggy, no. Kaya ka na ng COVID, ikaw eh 20 years old, malusog, bakit ka pa eh, anong kinakatakutan nyo? Diba? Oo. Punta tayo kay saglit kay Attorney Jet. Attorney Jet, eto may record dito. Ang na-clear na ninyo ay ano, a total of 12 million doses of Sinovac, 2.5 million ng AstraZeneca, 2.4 million ng Pfizer, 249,000 ng Moderna at 180,000 ng Sputnik. And then, yung palang AstraZeneca, 3.6 million na ngayon. So, magandang ano to. I believe, daily ang tallying ninyo nito, Attorney Jet. Tama? Doon sa platform ng customs. Daily, tapos pinapost po namin yan sa mga social media websites namin. Pati sa Bureau of Customs website. Oh, para wala nang masabi yung mga kritiko, no? Andiyan na. Katulad nung ito para eh, alam din nila ilan talaga lumabas. Oo, katulad dito nung ano, yung ginawa ninyo sa capacity ng mga port. Di ba? Nakalagay na doon. Kaya yung mga shipping line, hindi sila pwedeng humirit ng additional charges na meron na namang congestion kasi maluwag ang puerto ngayon eh, no? But going dito sa subject ng ano, Attorney Jet, it also says here, 49 na ang nakasuhan ninyo ng smuggling sa Department of Justice. And I believe last year, you are monitoring over 120 cases of smuggling. Magandang ano to, from January to this year, June, 49 na yung nakasuhan. Ang tanong dito, Attorney Jet, ano ba nangyari sa mga kasong ito? Baka file kayo ng file and then inilalagay naman sa bodega nung ng DOJ. May gumalaw na bang kaso rito? Gumagalaw naman. Manong, iba naman na na-file na rin ng DOJ, ng DOJ sa korte natin. So nag-a-appear na yung mga abogado namin dun sa prosecution stage sa korte natin. Medyo bumagal lang ng konti nung ano no, nung pandemic kasi nag-online hearing din si DOJ. Tapos syempre yung submission ng mga ebidensya at saka nung mga dokumento namin nagkaroon ng konting challenge. But right now, maganda na yung sistema ulit ng Task Force Anti-Smuggling ng DOJ o yung TIFAS. May sistema na sila na pag-agreean sa mga prosecutors namin. They make sure na yung mga tapos ng kaso na pa-file sa ano sa korte. Ang maganda pa dito pag na-dismiss to, automatic review yan sa Secretary of Justice. Ah, okay. So, itong mga kasong ito, kuyang as you said, gumagalaw naman to. Meron nang nasa trial proper dito? Marami-rami na nasa trial proper na din. Just schedule na kami ng mga hearings dito sa Manila at yung iba doon sa ibang lugar kung saan namin nahuli. Eh, what about yung ano, yung mga broker kasama sa kinasuhan dito, di ba? Hindi ba kayo nagpo-file na reklamo sa PRC? Meron din, no. Ano yan, kakambal niyan yung pag-file namin ng complaint sa, administrative complaint sa Philippine Regulations Commission. Ah, okay. Siguro later on, Kuyang, if you could make a statement kung ilan na itong talagang gumagalaw na sa ano, di ba? Sige, papatingnan natin. Gumagalaw na sa mga husgado kasi marami nakakapansin, file ng file. Di ba? Ay, ano, nang nayari dyan. Kulang-kulang 200 na ito ngayon, Kuyang. Tama. Since last year, no? Puro. Si average yung dalawa yan every week, Kuya. Ang pinagtataka ko dito sa ano, yung mga nakakasuhan ng smuggling, sila pa rin naman ang nag-smuggle, ano? Oo nga eh. Dapat iban na sila sa ganung negosyo nila, eh, no? Mm. Para kasi ulit-ulit na lang eh. Ever since naman, mahuli sa smuggling, kakasuhan, tapos pag nahuli yun, sila pa rin. O ibig sabihin na pag-operate pa rin, continuous yung operation nila, kahit may kaso sila. Oo nga, Kuyang, wala ba tayong ano dyan? Wala bang policy si COM na kung let's say strike 3 ka na? Ikaw na huhuli namin dito. Sa nagawin ni Jagger yun, ano? Diba? Ban ka na, pero ano, lalo na yung mga broker, tingnan Kuyang. Tingnan pa dito minuoy mga yan. Ang policy namin dyan, once na may WST ka, suspended ka na, revoke yung accreditation mo.
Yun. So hindi WST pa lang, kuya. May warrant of seizure and detention ka pa lang, may ano ka na. May revocation ka na. Ngayon kung mag-file ka ng appeal dun sa revocation mo, kasi yung seizure case mo eh, mapapatunayan naman na in good faith ka, dadaan ka sa proseso sa legal service. Pero kung talagang na-seize yung ano mo, yung na-forfeit yung goods mo, hindi na binabalik yung accreditation na yan. Talagang naglilinis lang kami ng ano, ng listahan namin ng accredited importers ngayon dahil sususpindi mo yung tatlo pero may iba pa rin naman dyan. Yes, so marami na yan. Yun ang kailangan linisin talaga. Kailangan malinis talaga yung record namin na yan. Ito trabaho ito ng ano, kuyang, di ba? Ng ano, amo. Sila amo. Yung ng as ano account management office, di ba? Maybe siguro we could ask amo kung ilan ba itong nasuspindi nila at sino-sino ito, di ba? Para alam ng tao na seryoso. Kagaya nitong huling kinasuhan ninyo sa yung nag-smuggle ng sigarilyo. I would assume, kuyang, na matik din ang naging suspension ng ano nito. Revoke agad 'yan. I'm sure revoke agad 'yan. Ang itong nag-smuggle na ito, yung Green Venture, Green Nature Alliance Venture, at saka itong Humility Trading. Humility lang pangalan nito, boss, pero makapal ang mukha na ito. Sigarilyo pinalusok nito. Ano pala ito? Ukay-ukay. Di ba? Ito, can the public be assured na matik ang suspension ng, well, unang-una, accreditation nito, including yung broker? Automatic yan. Automatic ko yan. Yan ang instruction ni Commissioner Guerrero sa AMO at saka supports namin. Once na may WSD na na-issue, ano kagad yan? Revoke kagad yung accreditation. Okay, so dito sa 49 na ito, time is to usually, di ba? Kasi damay ang broker eh. So at least, merong 98 individuals nang nakasuhan. Ibang kumpanya, more than. Kasi yung, more than. About 100. Mga ganun. Kasi yung iba, pag kumpanya, yung buong officers ng kumpanya na involved dun sa operation ng kumpanya na kasuhan din. Ah, okay. Lalo na sa hani ng broker eh, kasi ito naman mga consignee, usually wala pong alam ito mga kababayan eh, didiscarte lang yung broker eh. And then sabit na sila. Di ba? Totoo. Okay, so yun, maganda naman pala yun. So, isasummarize ko lang kuya, ngayon, ang utos ni Commissioner Guerrero, pag ang isang consignee o ang isang shipment na issuean ng WSD, matik na ang revocation or suspension? Is that revocation or suspension? Revocation ho agad yun. Revocation. Revocation yun. Tapos mag-motion for reconsideration na lang sila. Kung sakasakaling dun sa seizure proceedings, mapapatunayan na you know, may highly technical issue lang naman na nangyari sa kanila. Pero other than that, wala talaga. Hindi na namin nire-restore yan. Ah, okay. Oh, kasi nga, Boss Joey, yung tanong mo, observation mo, di ba? Nag-smuggle. Papalit-ulit na lang. Sila-sila na lang. Ever since, oh. Mahuli yung items nila, kakasuhan, pag sa susunod, mahuli sila pa rin. Mm-hmm. Attorney Jett, meron ako nabasang comment eh. Ang sabi, yung iba nanghihinayang, bakit ba daw sinisira pa itong mga sasakyan na ito? Bakit daw hindi na lang ito i-auction para makatulong sa gobyerno? Diba? Lalo na daw ngayon, may pandemya, kagaya nun, about 100 million na itong nasirang sasakyan, worth, diba? This year alone, nung February and then recently, about 100 million sa estimate ko. Hindi ro ba sayang yung revenue dito sa ganitong mga ano, condemnation? Nawawala kasi sa aming revenue niyan, sa figure namin, umaabot na about 5 to 10 billion a year sa luxury car industry. Yeah, pag ano yan, pag sobra-sobra, kasi ang laki dapat ng taxes ng mga yan. Tapos nilicare lang nila naman liit na model. So, sa ganung kalaking halaga, parang nung nag-discuss yung economic team, no? Kasama of course ang Pangulo natin, nung pinaliwanag sa kanya na ganung problema, tapos may mga information pa kami na nakukuha na yung mga nag-smuggle niyan, para lang mapagpatuloy nila yung negosyo nila, no? Tapos makonbinsin nila yung mga dati nila nagpaparating na kahit anong mangyari, na i-deliver nila yung mga sasakyan na yan. Uses dummies sa mga auction proceedings namin. So kahit na magbayad sila ng mahal, para lang ma-deliver nila yung sasakyan na yan. Kasi yung iba namang mga orders pa sa kanila, na masasabing, hindi, kaya talagang i-deliver ng mga ganito. So hindi natitigil yung
cycle ng smuggling. So nung nag-ano nung pinakuha ng palasyo yung worth ng mga sasakyan na dudurugin at ikinumpara niya doon sa maaring mapigilan na leakage namin, sabi nila eh mas mabuti na magsakripisyo muna tayo ng ganito kaliit at least ano. Ang kung papansinin mo kuya, naulit kasi yan eh. Ang naunang nangyari niya nung panahon ni Commissioner La Peña. Tapos nagkaroon kami ng anniversary ulit, tapos ngayon ulit. Napansin kasi namin in those gaps na alam mo nagsira ka ngayon. Pag tiningnan mo yung mga succeeding months namin, nag-i-increase yung aming mga collection sa mga luxury cars. Nagdideklara nang tama yung mga loko. Tapos pag medyo naging komportable na naman ulit, babagsak na naman ulit yung valuation namin sa luxury cars. So, uulit kaming mandudurog ulit. Tataas na naman. Tapos, ayan, parang cycle eh. So, I guess yung ginagawa namin ngayon, sinasabi namin sa kanila na hindi, every time na ibabagsak nyo yan at lalaroin nyo yung luxury car industry na yan, eh, magdudurog talaga kami ng mahuhuli namin. Hanggang maging consistent tayo pare-pareho na talagang eto lang talaga yung value na gagamitin natin. Is that correct? Again, 5 to 10 billion ang nawawala pala sa bureau sa smuggling na sasakyan. Is that correct? Let's say for example, yung McLaren lang na dinurog namin, no, yung 620R, we were expecting, of course, ang market value daw noon is about 17 million. Pero nung pinarating kasi yun dito, ubus na yung 300 na limited edition na binibili noon. So sa gray market niya sa United States, umaabot ang value noon up to $500,000. So that's about 25 million pesos. Yes. Alam naman natin na doble yung kung ano man yung worth ng kotse pag pinatakan mo ng buwis at saka ng excise tax. Halos pareho ng worth ng kotse babayaran mo tax. Doble. So isang kotse alone na ganun, nawawala kami ng 25 milyones. Ah. Na duties and taxes. Kasi doon, tulad nito, dineclare to na ano eh. Dineclare lang to na Porsche Cayman, which ang may value lang ho na 3 milyong piso. Diba? So ganun, 22 million yung nung kung pinayagan yun at nakalusot yun, 22 million yung nawala sa Bureau of Customs. Oh, ganun pala yun. Isang kotse lang. Yun pala yun. Ang logic doon, mas malaki ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling kumpara dito sa mga sisirain na ito. Tingnan namin yung benefit, Manong eh. Every time na nag-set kami ng example ng ganyan, tumutuwid sila eh. So gumaganda yung collection namin so much. Eh, yung mga kagaya nito, yung huling hinuli nyo dyan sa MICP, brand new 2021 model ito ng, I think, Toyota Land Cruiser ito. Ang tinatanong, binubulong sa akin kanina ni Director Joey Benancio, wala raw bang tumawag na taga-Palacio? Actually, 5 billion. Kabalik na rin, minsan, pag may tumawag. Ano naman yung bus ko, pag may tumawag, durog yan. Kahit sino ba tumawag. Mas pinanggigigilan nun pag may tumawag eh. Ah, ganun ba? Oo. Eh, kasi di ba, hindi kasi lalakas ang loob, na, alam naman natin yan mga kababayan, Attorney Vince Maronilla, di ba? Pag yung mga ganyan, brand new, latest model, paano lalakas ang loob niyan? Kung hindi siya naniniwalang kaya nilang ilabas sa customs yan, come hell or high water, di ba? So wala namang tumawag, Attorney Jet, dito sa pagkakahuli nyo sa MICP. Hindi ko alam kay Commissioner, pero wala naman siyang binanggit na may tumawag sa kanya. Director Joey, may tanong kayo. Yung ating pong mga kasama sa media, kung meron pa po kayong tanong sa ating pong mga panelists, feel free. Ito, may message pala rito. Tatlo na ito. Hindi ko lang napansin. Mag-ano muna tayo. Ano ito? Yun. Ayun, si Director Iggy. Dr. Iggy pala, meron pala siyang meron siyang pasyente. May pasyente pala si Doc Iggy, so sige. Okay na po, okay na. Ah, okay na, okay na. Operation. Meron lang tayong announcement dito, nagkaroon pala ng pirma ng MOA, ang PNP sa ilalim ni General Eleazar at saka ang PIDEA sa Unified Coordination Guidelines sa pag-conduct ng anti-illegal drug operation na Boss Joey. At nagpirmahan sila ngayon araw sa Camp Crame. At ito,
breaking COVID-19 death in Davao Oriental is positive sa South African variant. Ayun. So, congrats sa PNP at saka PDEA sa kanilang naging MOA signing. At least magiging maayos na po yung coordination ng kanilang operasyon. Wala nang bulagaan dyan sa Commonwealth Avenue, di ba? May tanong ko lang kay Doc Iggy, no? Itong ba't napakarami at ang variant na pumapasok dito sa atin ngayon, ang variant ng mga COVID, ano? Napakagandang topic po yung variant na yan. Parang tuwing bumababa yung COVID cases, may papasok na variant na naman. I-implement na naman yung face mask at face shield. Naklang titing. Yung sa mga hindi pa nakakaalam, yung variant, mutation po yan ng virus. Ang virus po talaga, napakabilis mag-mutate. Talagang, kasi napakaliit na organismo yan eh. Ang life cycle niyan, 2 weeks lang, ganun, or even less. So in 300 days, ilang beses na siya na gano'n. Saka trillion yan, times trillion. So andali. Ngayon, sa Pilipinas, kahit na hindi galing sa South Africa, pwede tayo magkaroon ng South African variant dito. Kahit hindi galing doon. Yan po ang mutation. Akala kasi ng iba na kailangan galing sa South Africa para magkaroon sa Pilipinas. We can have the mutation na Delta variant, Lambda variant. Okay, so yan, tandaan nyo. Hindi yan dahil na dumating dito. Mm-hmm. Yung Indian variant, for example, alam nyo, matagal na yung Indian variant na yan eh. Nandiyan na yan since last year pa. Mm-hmm. Pero hindi naman parang kumutok sa India yung COVID. Pero hindi dahil sa variant. Matagal na kasi nandun eh. Alam nyo ba, sa United Kingdom, ang dominant variant is yung Delta variant. Na tunay na pangalan, Indian variant. Eh, hindi naman napakataas ng kaso nila. Although, sabi nga sa akin ni Secretary Duque, eh, Dr. Agpiani, kaya hindi mataas ang kaso dahil nag-vaccinate sila. Pero sabi ko nga naman, totoo man yun, eh, ito mga bagong nagkasakit eh. So bakit hindi deadly? Hindi naman ako nag-case counting, sabi ko. Nag-aano po ako yung per capita, yung for every population na nagkasakit, gano'n ba karami may variant na ganito? So ilan ba sa kanila na hospital? So mukha pong mabilis po siya, 1.6 times faster po siya kumalat, yung Delta variant. Kaya lang, hindi mukhang deadly. Mm-hmm. Either pareho lang siya, o in fact, yung iba nga sinasabi, nagtubot-sipon lang. Although, again, marami po kasing factors. For example, kung sa England, ganun ang effect, eh, ibang climate kasi nila doon. Baka ang Delta variant, pag meron na tayo rito, eh, hindi ganun ang epekto kasi tropical country tayo. Pangalawa, mas maraming bata rito compared sa United Kingdom, marami nilang nursing home. Pangatlo, mas marami tayong vitamin dito, marami tayong sun. At sabi mga factors na ganun po na hindi natin ina-assume natin na kaya lumala dahil sa Delta variant, not necessarily, there's no proof of that. In fact, ganito po ang mutation. Ang mutation, gusto niya madaling kumalat, pero ayaw niya na namamatay yung host. Kasi pag namatay yung host, ipatay sila, patay yung virus. So in fact, by correct mutation, it doesn't get worse. It gets actually less deadly, but it could be faster. So I'm not saying na wala naman dapat tayong katakot. We should still be monitoring it. But please don't make it as the excuse parate na, okay, meron na tayong Delta variant, mag-panic na tayo, huwag naman din ganun. We should still have proof. Kasi yun nga, sa UK nga, yun na, 95% na nga ang Delta variant. Pero hindi naman yata sila nagkakaroon ng mas maraming namamatay. So yun pong aking ano sa variant. Don't make it as an excuse to quarantine, to be more strict with barriers, to mga ganun ba yung ating rights na ano, ginagamit siya eh, na panako. Mm-hmm. At Doc Iggy, ano yung take mo dito sa ano, no? Yung Department of Science and Technology, inaprubahan nila yung ano, yung visa ng Lagundi. Ano bang take ng concerned doctors dito? Tsaka yung ano, BCO. Virgin Coconut Oil daw, pwede rin sa COVID. Eh kasi kung okay tong Lagundi nito, yan na lang inumin namin, libre. Alam niyo, matagal na nga yung Lagundi na yan eh. Alam niyo, nasa estudyante pa yata ako sa College of Medicine. Pinag-aaral na yun, napakabagal po eh. Alam niyo, bakit napakabagal? Hindi siya sponsored eh. Walang sponsor. Ngayon nila napapag-usapan kasi mga respiratory diseases, napapag-usapan na naman. Alam niyo, graduate ako 30 years ago eh.
Bakit ba ganun katagal ang Lagundi? Sabi ko, mukhang nag-work. Oo nga. Pero hindi pa napuprove yan versus COVID talaga. Kailangan may issue pa yan versus COVID. Pero for mga respiratory illnesses, yes. Yung VCO, lumalabas ko, mukhang may benefit din siya. Kasi yung VCO, parang it's a protective, ano siya eh, doon sa receptor sites. Kasi yung oil niya, mahusay po yan. Mm-hmm. In fact, pati sa, I recommend it, kunyari, nagda-diet kayo. Kayo po ay nagpa-fasting, ganyan, maganda po yung VCO. Mm-hmm. Kasi ano po siya, yung healthy fatty acids po, meron yan. Na kailangan ng katawan. So hindi, naniniwala po, pwede siya mag-work. Pero ang mga gamot talaga, mahaba yung pag-aaral, yung sa safety issue. Again, ang ivermectin, ang tagal-tagal na kasi, napag-aaralan niya, 30 years na ng safety issue. Kaya sabi ko, parang regalo ng Diyos sa atin yan, ha? Bakit ayaw pa natin tanggapin? Ganun din yung mga yan, yung mga VCO. Walang sponsor eh. Pero tayo, kikita niya, ang Pilipinas, ang dami nating yes, oh. The most abundant plant in the Philippines is coconut. Siyempre, rice, siyempre, marami rin yan, pero yung coconut talaga is everywhere in the Philippines. Oo. Oh. Ikaw, ito lang nga. Hindi, ako. Okay na ako. Okay na ako. Kay Doc. Kay Doc. Yung mga kapatid natin sa hanap buhay dyan, baka may katanungan pa kayo kay Doc Igit sa Bureau of Customs, eh, kaway-kaway lang. Okay. Ano, mamaya magpapaalam na itong mga to eh. Pwede magsabi lang po ako tungkol dyan sa ano, ha, sa, di ba sabi niya galing po yan sa NSTA ba? Yung binagit niyo nag-study ng VCO. Saan po bang galing yan? Sa ating Science Bureau? Yes, o. DOST rin po ang nag-ano yan. DOST. Naalala niyo ba noong Marso, sabi nila, hindi na raw kailangan pag-aralan ng ivermectin kasi marami na. Tama sila. Pero mukhang nabulungan sila eh. May nagbulong sa kanila. 2 weeks later, naglabas sila. Ay, gagawa na po kami ng study. Diba? Nakakapag... Ano nangyari sa study nila doon? Nag-ano na? Diba, 60 days lang naman na sinasabi nila rin. Mukhang ano po, na-delay. Na-delay yung pag-umpisa. Nung huli ko nakausap siya, ano, parang may delay pa. Hindi pa maumpisahan. Pero ako, hindi ko inaantay yan kasi nga, sinabi na nga ng DOST nung Marso eh, sobra-sobra na study, gagawa pa tayo ng isa pa. Eh may emergency naman tayo. So sabi ko, mukhang may nagbubulong. Bakit ganyan? May bulong-bulong pa na kailangan biglang study. Yun nga sinabi kay Presidente Duterte. Presidente Duterte, kasi meron pa ongoing study kaya hindi po pa namin ina-approve. Sabi ko, mabihira talaga. Ang gagaling nito magbubulong, ha? Sabi ko, eh, ako, alam nyo, pro-Duterte po. Pero tingin ko, may mga nagbubulong-bulong, eh. Sabi ko, parang kapwa nating Pilipino naman nahihirapan, eh. Bakit pa kailangan may nagbubulong-bulong pa? Eh, basta naman lang, eh. Yung, sino ba talaga yung nagbubulong na yan? Gusto ko rin marinig. So, kaya ang panawagan mo, eh, sino itong mga expert na to na actually, let's, in, by all means, by practical wise, sila yung nagdidikta ng polisiya ng IATF. Eh, dapat pangalanan sila. Pero kaya lang ganito, ha. Siyempre, ang Department of Health, sila magsasabi kung sino ang experts nila. Sila rin magsasabi kung maniniwala sila o hindi. Pero ngayon, para bang sinasabi nila, eh, sabi ng experts eh. So para bang pinapasa nila yung ano, hindi naman nila pinapangalanan. So, wala pong parang responsibility na lumalabas. So kung sinabi niyo ito expert, baka pwede naman sumagot yung expert kasi sabi ng expert eh, nag-suggest lang naman kami. Ang masusunod naman eventually ay yung ano, ang DOH, ang FDA head, sila naman ang masusunod. Si Presidente Duterte naman eventually ang masusunod. No? Pero dapat tinatawag nga transparent. Ano ba talaga ang sinabi? Sino ba talaga ang nagsabi? Ano ba yung ebidensya para sabihin? Gusto namin talagang himay-himayin yun kasi, ay Diyos ko po, hirap na po mga Pilipino, daming walang trabaho, mga attorney, mga doktor, konti ang pasyente, ay, except yung mga pulmonary specialist at mga infectious disease. Nagulat ako, nagsasara na raw yung mga law firm kasi hindi raw tumatakbo ang ating justice system. Mga restaurant, nagsara na, ano ba, huwag na natin patagalin pa, pwede po talaga itong ano, ayusin na agad.
Thank you, Doc. We'll get back to you. Balik muna tayo saglit kay Attorney Jet. Attorney Jet, dito sa issue ng collection ng bureau, how confident are you yung trend? Ito ba at least mamimit natin this year o sosobra na naman ng konti? Kasi ang problema ninyo rito, pag na-survive na naman nyo to, ay next year sigurado, plus, ano tama ba yan? Plus 20% ang ipapataw na collection ng ating mga finance fiscal managers. Titingin namin, Kuya, based on our projection, nalampas kami ng konti. Ah, ganun? Nakita naman namin yung trending na namin. In fact, ang critical sa amin was to reach itong itong June target kasi pumalo kami ng 50 plus million ngayong June . And then paakyat to. Kinumpare namin yung collection namin for ang point of comparison namin ngayon is actually 2019. Yeah. Kasi unti-unting bumubukas naman yung ekonomiya natin . So yung volume comparison namin is ang binabangga namin is 2019. So based on those projections, mukha namang confident yung Bureau of Customs na meet namin yung target. In fact, ang gusto sana namin yung buong 17 collection districts will be able to meet the target as well. Para na-meet ng customs, na-meet din ng lahat ng district namin. Mm-hmm. Di mabuti pala pagka ganun. Yes, basically, ang collection target nyo today is yung collection target for 2019, di ba? So halos. Yes, halos ganoon. So sakaling maano niyo to, nakahanda kayo na magdadagdag na naman siguro by 20 or 25% ang mga fiscal manager natin, di ba? Ganun ang style nila eh. Pag nakuha niyo, dagdagan natin 'yan. Ang tanong ngayon, bumababa yung ating basic average tariff rate. Kakayanin pa raw ba 'yan next year? And nakakatulong ba itong fuel marking? I believe malaki ang natin dito, naging revenue. Oo, nakakatulong kasi nag-increase kami by more than 20 billion previous collections pagdating dyan sa fuel marking. So medyo maganda-ganda ho yung performance ng fuel marking program namin ngayon. Natututukan talaga at medyo nababawasan yung mga issues ng valuation, issues ng tamang pagdeklara ng volume kasi namamarkahan mo na ngayon . At the same time, yung implementation din ng Create Law, no? Ngayon, kapag nagparating ka ng fuel sa mga Freeport Zone, hindi tulad ng dati, babayaran mo lang upon withdrawal. Ngayon, pagdating mo sa Freeport Zone, bayad ka na muna. So, mag-refund ka na lang kung gagamitin mo. So, medyo nakakatulong rin ho yung marking na yan. At the same time, itong implementation ng Create Law natin. And I believe itong fuel marking down to the level na di ba, yung pump. Gas pump station na, pumping station na mismo, yung mga gasoline station na mismo, doon na yung inspection? Nandun na ngayon yung enforcement natin, kasama ho yung Bureau of Internal Revenue. Ah, okay. On the part ng PICAG, mukhang may nakita akong press release, proud na proud yung office mo. Malaki ang, more than 500 million I believe, ang na-contribute ng PICAG thus far. And how confident are you na yung... What's that? 7 billion bang ina-expect mo this year? Di naman 7. Well, hopefully. Kasi may demand letter kami ng mga mahigit kumulang na 6 na billion. Although may mga motion, may ilan doon na may motion for reconsideration. Pero yung ilan naman doon, tingin namin, hindi na nag-apila. Kung magbabayad sila, din gaganda yung collection namin. Kung hindi naman, papafila na lang siguro namin ng civil case for demand para makolekta namin yun. Hopefully, binibigyan naman namin sila ng leverage kung pwede sila mag-stagger payment, pwede nilang hati-hatiin, tingnan namin kung pwede, although too late na to waive their penalties. Pero lahat naman na accommodation para medyo maluwag yung pag-settle nila binibigay namin. And hopefully, makapag-start ng magbayad yung mga na-issue namin ng demand letter. Yeah, kasi Attorney Jet, itong in-expect na surplus ng customs for this year, mukhang sa PICAG kukunin ito ni Commissioner Guerrero. Kaya ay ko ang bobojakin ito pagka. Kasi ang ginagawa ni Com, hindi namin sinasali yung collection ng PICAG pag nagre-report kami para hindi kumukumpiyansa yung mga puwerto namin na may buffer. Mhm.
Kasi nga, mukhang ikaw ang ididin dito ni Kum. pag walang surplus ang customs sa Disyembre. Oh, sa atin pong mga ano, mga kapatid sa media, kung meron pa po kayong tanong ay ito pala Tony Jet, habol ko lang tong question na to. More than 10 billion na ang apprehension ng customs sa particularly mga fake and cigarette products for this month, di ba? First half of the year. This is about the same amount nung buong 2020 na apprehension ng bureau. Ang ano dito, ito ba nagsunog ka makaila, nagsira eh? About 2 billion yung sinira no sa Bulacan. About, was that last week? Ito ba sisirain lahat ito o papano? Sisirain, kailangan yung mga counterfeit items, so tapos yung sigarilyo, especially yung sigarilyo, hindi yan pwedeng i-auction eh. Ang option lang ho dyan ay sirain. Kasi yun naman hong, may ilan ho kaming items na counterfeit na kapag pinayagan ng brand owner, pinamimigay naman namin sa mga, sa DSWD, tsaka sa mga nasa lanta. Halimbawa, yung mga peking damit, may mababait naman ang mga brand owners na pinapayagan ipamigay ito, tanggalin lang yung peking branding, yung mga chinelas na peke, basta ho, ano. Pero yung iba ho na napapatunayan, ng pinapatest kasi namin to, no, sa lead content niya. Yun kasi yung problema sa mga peke, eh. Mm-hmm. Mataas yung materials na ginamit, bara-bara, so minsan mataas yung lead content, and sometimes may mga actually ito palang mga peking produktong ito, hindi lang peke yung binili mo, health risk din pala ito. May dala ding sakit, ano? Tama. Yung lalo na yung bibili kayo ng ano, meron kaming sinira, I think last year, binenta ng mga kapote for the rainy seasons. Ang IPR yung violation niya kasi gumamit siya ng mga marks ng mga Disney at iba pang mga Cartoon Network nang walang lisensya, so nagreklamo yung brand owner. But when we had it tested, sobrang taas ng lead content na kapag naulanan yung anak nyo, suot-suot nyo siya, makapit yung lead content, pag naulanan, ano siya, nagsisip in doon sa mga balat ng mga anak nyo. Malamang gawang China na naman yan. Oo. Oh. Naman eh. Di ba? Galing doon, di ko na alam kung gawa doon. but yun ang clear policy ngayon. Itong, kasi kagaya nyo, marami na namang manghihinayin nyo. Sasabihin, sayang yung mga ano na yan. May dalang sakit pala yun. 10 bilyon na halaga na, maraming matutulungan yan. Ba't sisirain nyo lang lahat yan? Oo. Di ba? Ba't hindi nyo na lang? Pamigay. Oo. Sa mga nasunugan. So may health risk din pala ito? Health issue. Especially yung mga toys. Marami hong ano yan. Maraming kaso dyan na bibili nyo ng murang laruan yung mga anak nyo. Pero may mataas na lead content. Alam niyo naman yung mga bata, kinakagat-kagat nila. Yes, oo. Na ano nila, grabe hong makalason yun. So, itong pagsira ng worth 2 billion, start lang to. Start lang ito ng inuutos. Tuloy-tuloy ho yan. At kung napapansin nyo, ang instruction dyan is i-video. Minsan nila, madalas ho ngayon, naka-Facebook Live yan. Para may duda kasi dati na hindi naman sinisira. Eh. So, para ma-assure namin na nakikita ng publiko na sinisira talaga. Ang instruction ni Commissioner sa Public Information Assistance Division, i-Facebook Live habang sinisira yan. Okay. Itong mga issue ng sigarilyo, kasi, kuya nga, I believe, mula na umupo ng 2019, si Commissioner Guerrero, tuloy-tuloy ang kampanya sa sigarilyo, pero paulit-ulit eh. In fact, itong ang high venture, green venture na to, nahulihan na sigarilyo na naman ito. 2 years na yung kampanya, tuloy-tuloy pa rin yung pagpaparating nila. Ano ba ang gagawin ng customs dito sa mga cigarette smuggler na ito, kuya? Kinakasuhan namin. Ang alam mong problema dyan, napaka-lucrative kasi. So, minsan may mga kausap siguro sila na gusto magparating dito. Sa sobrang gusto nitong mga broker or ng mga nagpa-facilitate na magparating na kumita ng pera, near risk nila na paratingin dito at sila magproseso. Kumbaga, minsan sinasabi pa nila guaranteed kahit wala naman guarantee. Ang alam namin sa ngayon, parang, well, nagsimula yan, ang kuhaanan daw ng isang container umaabot ng 1.2 million. Mm-hmm.
para ipalusot dito ang isang container ng sigarilyo. Ngayon, sa higpit namin, umaabot na daw ngayon ng 3 milyon kada usapan pagdating dyan sa pagpapalusot na yan. So, yun, ganun kalukrative yung kita. Yung 3 milyon, yung 3 milyon na attorney jet, para lang yun doon sa broker. Ilusot lang niya. Para lang sa broker yun. Para lang yun sa broker. Para palabasin niya. So, makikita mo na, sabi na natin, hingan mo ng kalahati, pangakuan mo na mapapalusot mo, tapos mahuli, takbuhan mo. Nga. So, kaya ganyan na nangyayari sa trade na yan. May makukulit din kasi talaga na na gusto magpalusot. Kasi pag napalusot mo naman, ang kita mo, ang cost niyan, kuya, parang nasa mga 6 na milyon hanggang 7 milyon. Ang benta mo nasa mga 16. So may mga malinaw ka na 13 hanggang 16. Parang mga 7 hanggang 10 milyon. Parang ang markup pala nito 100%. Kaya yes. Medyo malakas ang loob ng mga kumag. Actually, pwede namang mag-smuggle di ba? Huwag lang magpapahuli. Oo, tama. Parang yung galunggong yan, di ba? Yung pag nanguhuli kami ng galunggong, na-find out namin na ang bili lang nila ng galunggong sa China is about 50 to 70 pesos per kilo. Mm-hmm. Tapos ang bentahan dyan sa palengke natin, 180, mm-hmm. 170. Yung ganun din. Yun. Very lucrative din yung mga yan. Kaya yan ang mga binabantay namin. Mm-hmm. And, okay, well, with that, mga kapatid, I think medyo maaga tayong makakatapos ng session ngayon. Nasagot na rin lahat yung walang masyadong itanong ating sa customs, saka sa kay Dr. Ege. Okay, Dr. Ege. Well, with that, mga kapatid, kung wala na kayo ibang tanong dyan, wala na akong nakikita rin dito, except mga greet, ay siguro po maaga nating tapusin ang ating forum ngayon, so everyone can go back to work. And with that, we would like to ask for the closing remarks of our two guests for today, Dr. Ege Bayani and Attorney Vincent Marunilla. Unahin siguro natin si Attorney Jet Marunilla. Attorney Jet, for your closing remarks, go ahead, Attorney Jet. Well, thank you very much. Una po sa, of course, NPC. Lagi naming katuwang sa aming mga activities. Marang Joey, Kuya Paul, thank you very much sa pag-invita sa amin dito again. At sana po yung tuloy-tuloy naman ho yung aming information drive sa ating mga kababayan. Papaalalaan ko lang ho, marami na namang akong natatanggap personally sa email ko na mga nagbe-verify ng mga packages daw na pinadala sa kanila, mukhang season na naman ang lokohan. Pakiingatan lang ho, meron kami mga reminders sa mga love scams natin. At saka dun sa ibang scams na lagi na paparating. Medyo dumadag sana naman ho at mag-iingat ho tayo sa mga ganyan. Alalahanin ho na hindi ho kayo tatawagan ng Bureau of Customs kung meron kayong babayarang buwis. Pupunta ho kayo doon ang mga consolidators na maikipag-coordinate sa amin. So thank you very much. Thank you rin kay Doc Iggy. Ang dami ko natutunan. Tungkol sa ivermectin. Talagang marami akong kaibigan na panatiko niyan eh. and it was very informative, Doc. Thank you for also those are very clear explanations. Thank you very much, Mano. Doc, thank you. Gusto na rin pala ng ivermectin, ha? Doc Iggy, Agbayani, go ahead, sir. Una-una, salamat sa inyo at parati niyo ako iniimbita. Yes, sir. Thank naman, you. Talagang gusto ko talaga ipamahagi sa mga kapwa natin Pilipino yung alternative point of view. Pero tingin ko nga, dapat kami mainstream point of view, eh. At mukhang meron ng matagal na to, napakatagal na itong parang hindi na scientifico ang approach natin, eh. Mm-hmm. So gusto sana namin magkaroon ng transparent discussion na open to the public kasi ayaw na natin tatapatago-tago pa. Sino ba talaga responsable? Dapat ba tinatago pa? Dapat paalam na natin. Salamat po sa inyo na sasabi ko ito sa mga tao. At sana matulungan niyo po kami in the future. Yes. Dahil may pala kami talaga na itong mga sinasabi namin tungkol sa vaccination, palaganap, ating human rights, ivermectin, yung mga vitamin D, yung mga lagundi. Dapat alam natin yan, hindi pa pwedeng natatambunan tayo ng big pharma. Mm-hmm. So, sa akin po, hindi naman masama lahat ng pharma, pero mukhang ito pong big business na, alam niyo naman, 70 billion pesos po ang lumalabas sa atin. Mm-hmm. So mag-ingat po tayo. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyo at sana maulit-ulit. Thank you, Doc. Thank you, Attorney Jet. And with that, mga kababayan, ito pong muli si Paul Gutierrez, ang Pangulo ng National Press Club. Kasama ko po si Director Joey Binancio, publisher po
ng Police Files tonight. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kapatid sa media, sa publiko na nanood sa ating edisyon ngayon ng Meet the Press Report to the Nation Forum. At after po ng programa, in a while, sa ating pong mga kapatid sa media, sa ating pong mga kababayan, kung gusto po ninyong mapanood ng buong buo itong ating edisyon, eh, hindi lamang po sa social media platform ng sa FB page ng National Press Club niyo ito mapapanood, kundi maski po sa YouTube channel ng National Press Club. I-upload po namin yan maya-maya ng buong buo. And with that, ay muli po nating pasalamatan ang ating mga sponsors, partners, stakeholders all these years. Ang Smart Philippines, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Strategic Information Service ng DENR under Yusek Ben Antiporda, at syempre po ang MX3. And again, hindi po totoong patay na ang malayang pamamahayag sa Pilipinas, sapagkat lalo na po mainstream media, narito po ang latest edition ngayon ng Pahayag ng Rimate, Pinoy Expose, at saka po Police Files Tonight. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na edisyon ng Meet the Press on Air. Again, thank you sa ating mga panelists, mga bisita at mga kapatid sa hanapbuhay. See you. Thank you, Attorney Jet. Thank you, Doc Iggy. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Thank you.